Plus News Update. Sa ating mga balita, China Coast Guard muling binomba ng tubig ang dalawang Philippine vessels sa West Philippine Sea. Bus na nahulog sa bangin sa Northern Peru, 25 pasahero patay, 17 katao sugata. Ambulansyang walang sakay na pasyente tinikitan sa EDSA busway. At panawagang ibalik ang pagbubukas ng klase sa Hunyo pinamamadali ng Senado. Upo si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Sa hindi mabilang na pagkakataon, muling binombahan ng tubig ng China Coast Guard o CCG ang dalawang barko ng Pilipinas sa Scarborough Shoal umaga nitong Martes, April 30. Ayon kay spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, nagsasagawa ng supply mission ng Philippine Coast Guard BRP Bagakay at BFAR Vessel BRP Datu Bangkaw nang bugahan sila ng water cannon ng mga barko ng China. Dahil sa lakas ng buga ng tubig, nagkaroon ng sira ang railing at silong ng BRP Bagakay habang nawasak naman ang starboard astern ng BFAR vessel. Pagdidiin ni Tariela na patunay lamang ito sa matinding pangaharas ng CCG sa mga barko ng bansa. Sa kabila ng trahedya, nagpatuloy pa rin ang pagkapatrol ng dalawang barko ng Pilipinas sa WPS. Patay ang 25 katao habang 13 naman ang sugatan matapos mahulog sa bangin ang isang pampasaherong bus sa Andean Mountain sa Northern Peru. Ayon sa mga otoridad, patungo ang bus sa bayan ng Sorochuco nang bumaliktad at dumausdos sa pababang parte ng bundok hanggang sa mahulog ito sa ilog pasado alas 10 ng gabi nitong Linggo. Kabilang sa mga nakaligtas ang driver ng nahulog na bus na may sakay-sakay na abot sa 50 pasahero bago maganap ang insidente. Agad din namang isinugod sa pinakamalapit na ospital ang mga sugatang pasahero. Samantala, kasalukuyan pang nangangalap ng impormasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi ng trahedya. Huli ang isang ambulansyang walang sakay na pasyente sa EDSA busway Quezon Avenue Station kahapon dahil sa illegal na pagdaan o paggamit nito ng bus lane. Sa ulat ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation, nakipagtalo pa ang sakay ng ambulansya kesyo hindi nila alam na ipinagbabawal umano ang pagdaan ng mga ambulansya sa EDSA busway ng walang sakay na pasyente. Gayunpaman, tinikitan pa rin ng mga operatiba ang driver ng nasabing ambulansya. Inimok ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang Department of Education o DepEd at Commission on Higher Education o CHED na ibalik sa pre-pandemic calendar ang pasukan ngayong taon. Sa halip na sa school year 2025 to 2026 pa ibabalik sa buwan ng Hunyo ang simula ng klase, ayon kay Zubiri, mas mabuti kung uumpisahan na ngayong taon dahil na rin sa matinding init ng panahon ngayong summer season na nagdulot ng mga pagsuspinde ng face-to-face classes. Dagdag pa ni Zubiri na bukod sa nakakaapekto sa kalusugan ng mainit na temperatura, ay malaking abala rin ito sa pag-aaral ng mga estudyante. Handa rin ang senador na i-withdraw ang Senate Bill No. 788 na naglalayong maging pare-pareho ang lahat ng paaralan sa bansa na buksan ang pasukan sa buwan ng Agosto. Para sa Kidlat News Update, Renz Renon, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita. We'll be right back.